I don't want that any of us would experience what Job had experienced. Because Job had everything. But all of a sudden, he lost everything. Yung kanyang 10 anak namatay, the children are dead, the business is gone, and his body was sick. Katulad ni Job, tayo din po ba ay minsan nakakapagtanong sa ating Panginoon kung bakit? Ako naman ay man of integrity. I fear the Lord. I stay away from evil. And I try my best to be blameless. Nanalangin lang nga lang ako, Lord, ng kapayapaan. Trouble pa yung dumating sa buhay ko. Lord, nanalangin ako sa iyo ng kaligayahan, pero bakit depression ang nakuha ko? Lord, nanalangin po ako ng kagalingan, bakit cancer ang nagpakita? Nararanasan niyo po ba minsan yun, mga kapatid, na para bagang ginagawa niyo naman ang lahat ng tama, pero lahat ng nangyayari sa inyo ay mali? May mga bagay na inaalaw at pinapayagan ng Panginoon na hindi mo iisipin iaalaw ng Panginoon, pero sa reality ng buhay, sometimes He will allow it for a reason. Sometimes, giving up is the most logical thing to do. Minsan, parang mas logical pang mag-quit na lang at mag-give up na lang. Ito bang mapapala ako? Sa lahat ng ginawa ko para ako'y maging matuwid? Nagsimba na nga ako't lahat, nananalangin na ako't lahat. Ito pa ba ang isusukli ng buhay sa akin? Ito pa ba ang isusukli ng Diyos sa akin? Well, Lord, I love you, I honor you, but, well, God, I am done. Sabi ng Scripture, after all the things that he went through, after na mawala sa kanya ang maraming bagay, sabi ng Scripture, sinira niya ang kanyang damit, kinalbo niya ang kanyang buhok, nagpatira pa siya, dumapa siya sa daan, at nagpuri sa Panginoon. Hindi niya lang sinabi that the Lord gives and takes away. Hindi niya lang sinabi purihin ang Panginoon in spite of all these things that happened to me. In fact, sinabi niya sa Job chapter 13 verse 15, and though he slay me, yet I will trust him. Sa Tagalog, kung ako man ay patayin ng Panginoon, mananatili pa rin akong nagtitiwala sa kanya. Ang kanyang buhay ay perpekto. And yet all of a sudden, everything was gone. He had everything. And then he lost everything. Wala ang kanyang anak. Wala ang kanyang negosyo. Wala pa yung kanyang asawa, yung suporta ng kanyang asawa. Meron pa siyang sakit na incurable at hindi mapagaling at that time. Pwedeng-pwede niyang sumpain ng Panginoon. Pwedeng-pwede siyang mag-give up at mag-quit. And yet, he had the audacity to say, ang lakas ba ng loob niya para sabihin, kahit patayin ako ng Panginoon, sa ibang translation, even if God kills me, I will trust Him. Hindi kaya nag-i-struggle tayo na intindihin ang galaw ng Diyos sa buhay natin at na-frustrate tayo? Na posible kaya, mga kapatid, na hindi natin ito ma-reconcile sa ating kaisipan? Is because you consider yourself to be a good man, a righteous man, a blameless man, a man of integrity, that you think you deserve something better? And you don't realize that all of us are bad people. All of us did something wrong with the Lord. That all of us sinned before the Lord. That all of us make troubles of our own. Because ang totoo lang, mga kapatid, if you will just realize that we make a lot of mistakes, but in spite of all the things that we have done, naging mabuti pa rin ang Panginoon sa atin, hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoon, pero sa totoo lang, kung papairali ng Panginoon yung deserve nating lahat, we will not get anything from Him in the first place. You will realize, oo nga, ano, baka nag-expect ako ng malaki sa Diyos kasi ang tingin ko sa sarili ko, mabuti ako, marami ako naiambag, marami ako nakabigay sa Kanya, pero the moment that you will see, realize, teka lang, after all the things that I have given to the church and done to the church and all the serving and all the giving, eh kahit lahat lang yun pag samasamahin, kulang pa rin yan sa grasya na tinanggap ko sa ating Panginoon, na hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang Diyos. Let me repeat, hindi ako laging mabuti, pero laging mabuti ang Panginoon.